Tayo muna po ay umuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay nagsama-sama sa oras na ito upang mag-aral ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling po namin na buksan mo po ang puso ng bawat isa na naririto. Tulungan mo po kami na maunawaan ang mga salita na nais mong ituro sa amin. Alam namin na kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sarili. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, ang tulong ng Banal na Espiritu na ikaw po ang kumilos sa amin. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong salita at hindi ang aking sariling opinyon o kaisipan. Kaya, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan na ikaw lamang po ang gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung mga Bible verse po na pag-aaralan natin, ipapakita ko po dito sa screen. Yung unang Bible verse po natin sa Mateo chapter 11, verse 28 at verse 29. Nakikita niyo po sa likod? So, sabi po dito, sa Mateo chapter 11, verse 28 hanggang verse 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So yung Bible verse na ito, ito po ay invitation mula sa ating Panginoong Jesus. Ang nagsasalita dito, ang Panginoong Jesus. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, sa huling bahagi, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko ng kapahingahan. Maaari yung bawat isa, so naka-attend po kayo, yung iba galing pa po sa trabaho, pero kahit pagod sa trabaho, pumunta pa rin po kayo dito. Yung iba galing sa school, o kung ano-anong pinagkakaabalahan ninyo, na pwede yung oras na ito, gugulin nyo na lang sa ibang bagay, pero nagpunta po kayo dito para mag-aral ng salita ng Diyos. So nagpapasalamat po ako dahil tumugon kayo sa panawagan ng Diyos. Kahit na may tao na nagsabi sa inyo, attend ka ng Bible seminar, hindi talaga siya yung nag-invite, kundi yung Panginoon yung tumatawag sa inyo. Ginamit lang sila para sabihin sa inyo yung invitation. Pero yung invitation, galing sa Panginoon. Yung purpose kung bakit po tayo tinatawag ng Panginoon, sabi dyan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi po dito sa huling bahagi ng verse 29, makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So, ibig sabihin, yung purpose kung bakit tayo nandito, tungkol po sa ating kaluluwa. Tungkol sa ating kaluluwa. Hindi tayo nandito, hindi natin pag-uusapan kung paano tayo kikita ng pera o paano magiging maayos yung buhay natin, physical. Kundi nandito tayo, mag-aaral ng Biblia, tungkol po sa ating kaluluwa. Gusto ng Diyos, bigyan po yung bawat isa ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kaya sa oras nito, pag-aaralan natin, i-check natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Yan po ang sabi ng Bible. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. I-check down natin yung ating sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Maaari sa sobrang busy ninyo, may oras po ba na tinanong nyo ng sarili ninyo? Halimbawa, ganito po. Paano kung dumating ang Panginoon ngayong gabi? Sigurado kaya ako na makakapasok ako sa langit? Naitunong nyo na po ba ito sa inyong sarili? Maraming sabi ng iba, hindi pa ako sure. Malalaman lang natin pagpatay na tayo. So maari sabi ng hindi ko alam. So ito po ay magandang pagkakataon para i-check ang ating sarili. Responsibilidad natin na i-check yung ating sarili. Paano kung mamatay ako ngayon? Saan kaya ako pupunta? Kung talagang alam mo, naligtas ka, sigurado ka, na ipapaliwanag mo. Sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Mahalaga po yung pag-check sa ating sarili. So kaya sa oras na ito, pag-aaralan natin yung tungkol sa ating kaluluwa, tungkol po sa ating sarili. So maring may tanong kayo, paano ko sisiyasatin at susubukin ang aking sarili? Paano ko i-check
Ano yung pamantayan ng pag-check sa aking sarili? Wala pong iba kundi sa pamamagitan lang ng Bible. Gagamitin natin yung Biblia para malaman natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Napakahalaga nito. So sabi sa Roma chapter 10 verse 17, mahalaga po yung asal natin habang nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niyan, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, mahalaga po yung asal natin sa gabing ito. Kailangan po nating makinig ng maigi sa salita ni Kristo. Kahit ako po ang nasa harap ninyo, yung message na sinasabi ko sa inyo ay hindi po sa akin sariling salita, opinion. Kundi yan po yung sinasabi ng Biblia. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Kaya hinihiling ko, kasi kung halimbawa nandito kayo, pero ang isip ninyo, anong oras kaya ito matatapos? May papanoorin pa naman akong drama sa TV. Kapag ganyan, uuwi po kayo na wala kayong dala. Kumbaga, wala kayong maiintindihan. Kaya hinihiling ko po, nandito na rin lang naman kayo, nakaupo po kayo dyan, i-check nyo na yung sarili. Yung bawat Bible verse na babasahin natin, ito po ay words of God, i-connect nyo sa inyong sarili. Ano kaya ang gustong sabihin sa akin ng salita ng Diyos? I-connect nyo po ang inyong sarili sa Biblia. So sabi dyan, kaya ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Kaya pakiusap, sabi nga kanina, yung cellphone, itabi muna po. And then, sarili nyo muna yung isipin ninyo. Huwag nyo munang isipin yung katabi nyo. Baka kasi yung katabi nyo, kilitiin ka, hindi mo maintindihan yung pinag-aaralan natin ngayon. Minsan si Satan, tuso. Pwede yung gumamit siya ng kung ano-ano. Minsan may batang umiiyak, may maingay. So, kailangan focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga sa Hebreo chapter 3 verse 15, isa pa ito, bukod sa makinig, kanina, pananampalataya na gagaling sa pakinig, may isa pa po. Sabi ng Bible, gaya ng sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Pag narinig daw po natin yung tinig ng Panginoon, yung nakasulat sa Bible, huwag pagpagmatigasin ang inyong mga puso. Ibig sabihin, tanggapin natin yung nakasulat sa Biblia dahil yan po ay salita ng Diyos. Minsan kasi may mga tao na ipinipilit yung kanilang sariling opinion. Halimbawa, meron kayong natutunan sa isip nyo nung bata pa kayo na sa isip nyo, yun ang tama sa isip nyo. Pero sinabi ng Biblia na mali yan. Kailangan mong alisin. And then, kailangan mong paniwalaan yung nakasulat lang sa Biblia. Huwag nating ipilit yung ating sariling opinion na taliwas dun sa salita ng Diyos. Kailangan sa Bible lang po tayong mag-focus sa oras na ito. Naunawaan nyo po. Hindi naman po kayo inaantok. So, hindi po ako magpapatawa kundi pag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Yung purpose kung bakit tayo nandito. Yung Bible seminar pong ito, 6 session, hanggang Sabado po, na 2 oras yung pag-aaral natin. So, bakit tayo gugugol ng ilang araw at 2 oras? So, wala kundi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para malaman mo, paano kaya ako maliligtas? Paano kung dumating ang Panginoon mamaya? Sabi ng iba, wala nakakaalam, Diyos lang ang nakakaalam. So, mali po yun. Kung Diyos lang ang nakakaalam, kung wala, kung hindi natin malalaman habang nabubuhay, sa palagay ko, wala nang dahilan para mag-aral pa tayo ng Biblia kasi hindi naman pala natin alam. Pero may paraan na itinuturo ang Biblia kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang natin gawin, maglaan po kayo ng oras, pumunta dito, makinig ng salita ng Diyos. And then I'm sure, kung makikinig kayo na gustong-gusto nyo talagang maligtas, tutulungan po kayo ng Diyos na maunawaan yung kaligtasan. Yung layunin natin, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, sabi, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hiniram, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalwalhatiang walang hanggan. Pag sinabi pong kaligtasan, kalwalhatiang walang hanggan, o buhay na walang hanggan, parehas lang po ang ibig sabihin niyan. Pag naligtas ka, meron kang kalwalhatiang walang hanggan. So ito po, matatagpuan lang natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Sabi po sa John chapter 5, verse 39. Tinan niyo po. Sabi diyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan
Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi niyan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Yung kasulatan, yan po yung Biblia. Bakit daw sasaliksikin? Sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bible, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kaya para magkaroon ito, kailangan makinig po tayo and then tanggapin natin yung salita ng Diyos. Kung ano yung nakasulat, yun yung tanggapin natin. Huwag nating ipilit yung ating sariling kaisipan kung hindi ito ayon sa Biblia. Kaya mahalaga po yung pag-aaral kasi mahalaga yung kaalaman. Mahirap maniwala sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Sabi ng Bible, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sabi niyan, sila'y may sigasig. Kailangan natin ng kaalaman, hindi lang puro sigasig. Kasi sabi nito, sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. May mga tao na grabe yung pagsisikap nila para sa Diyos. Yung iba, madaling araw pa lang, naglululuhod na o kung ano-ano nang ginagawang ritual para sa Diyos. Pero kailangan nating i-check. Yung ginagawa ko ba, ito ba ang gusto ng Diyos? O baka puro lang ako sakripisyo, 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 pero yung ginagawa ko palang sakripisyo ay hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Sila'y may sigasig. Ano yung sigasig? Grabing ginagawa. Grabing sakripisyo. Pero hindi ayon sa kaalaman. Ibig sabihin ng hindi ayon sa kaalaman, hindi ayon sa Biblia. Kailangan yung sigasig natin, yung pagsisikap natin, ay ayon sa Biblia. Kaya isi-check natin, yung ginagawa ko ba, ito ba ang gusto ng Diyos? Kasi kaya mahalaga po yung pag-aaral ng Biblia para malaman natin ano ba ang gusto ng Diyos nandito. Kasi sa Bible po, sa Old Testament, marami yung napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Tinan niyo po sa Hosea, chapter 4, verse 6. Sabi niyan, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Halimbawa, sa inyo, may naglako sa bahay niyo, pampasexy daw, nakalagay sa isang bote. Pero ang nakasulat, Chinese, iinumin niyo agad? Ah! Uy, grabe ka naman, lumulobo ka na. Uminom ka nito 3 times a day, sesexy ka. Pero wala kang naiintindihan. Iinumin niyo? Mahirap, di ba? Baka, naku, baka lason to. Magche-check ka. Kung sa kalusugan ninyo, nag-iingat kayo. Minsan, pag bumunta ka sa nag-grocery ka, chine-check mo yun. Pag bumili ka po ng mga inumin, chine-check mo kailan kaya ito mag-expire. Mga pagkain, kailan kaya mag-expiration ito? Kasi, nag-iingat ka para sa iyong katawan. Baka makakain ka ng expired o sira. At iniintindi mo. Kahit po mismo, kahit shampoo o toothpaste, meron yung instruction kung paano gamitin. Hindi basta-basta gamit ka nalang ng gamit, di mo binasa yung instruction. Paano pala kung sobra-sobra yung lagay mo ng shampoo? Pwedeng makalbo ka. So, nag-iingat tayo tungkol sa ating kalusugan. So, kung nag-iingat tayo tungkol sa ating kalusugan, mas dapat tayo tungkol sa ating espiritu. Kailangan i-check natin kung nagsusuri ka, kailan expiration ng pagkain para kain bago mo kainin. Mahalaga din yung kaalaman sa Biblia para malaman natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap maniwala sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya nga, bago tayo maniwala, kailangan maintindihan muna natin yung sinasabi ng Biblia. Kapag aaralan natin ngayon, yung mga basic na tanong sa buhay ng tao. Kagaya nito, ano ang layunin ng buhay? Naisip niyo na po ba ito? Meron bang isang araw na pumasok ka sa kwarto mo, nag-isip-isip, bakit kaya ako ipinanganak sa mundong ito? Ano kaya yung layunin ng buhay ko? Sa sobrang busy na ngayon ng tao, minsan, wala nang time mag-isip-isip ng ganyan. May internet na tayo, bawat tao may mga smartphone, busy na. Kaya sa loob ng bahay nga, hindi na nag-uusap-usap dahil tigi-isang smartphone, yung iba nagmo-mobile legend. Busy na, kalalaro. Ngayon, ito po, magandang pagkakataon para ma-check natin. Ano ang layunin ng buhay? Pag-aaral natin yan sa pamamagitan ng Biblia. Mayroon ba talagang Diyos? Kasi sabi ng iba, wala. Sabi naman ng iba, maniniwala lang ako sa Diyos
kapag nagpakita na sa akin ng Diyos. Kung sinasabi mo may Diyos, ano yung patunay mo na may Diyos? I-check natin yan sa pamamagitan ng Biblia. Totoo ba ang Biblia? Kasi noong unang panahon, wala pa naman tayong papel kagaya nito. Saan isinusulat yan? Meron ba tayong espiritu? Meron bang impyerno at paghukom? Kasi may nagsasabi na ito na daw ang lahat. Ito na, ito yung buhay natin dito, ito na ang lahat. May naririnig daw silang boses sa ilalim ng lupa, yun daw ang impyerno. Totoo ba yun? Kailangan i-check natin sa pamamagitan ng Biblia. Merong paghukom at sino ako sa harap ng Diyos? At yung panghuli, paano ako maliligtas? Lahat ng yan, pag-aaralan po natin sa pamamagitan ng Biblia. Puro lang tayo Biblia. Kaya hinihiling ko na mag-focus kayong may iisa-isahin po natin yung mga basic na tanong na ito. Dahil para bago ka humarap sa Diyos, kailangan mahalaga po na masagot yung mga tanong na iyan. Unahin natin, ano ang buhay? Pag-isipan natin ito. Ano ang buhay? Bakit ako nabubuhay? I-check natin sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang buhay. Una, ang buhay ay maikli. Maikli lang. Sabi sa Awit, chapter 90, verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami, ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Yung buhay daw ng tao, ayon sa Biblia, 70 taon. Kung malakas daw, 80 taon. Kung nag-exercise ka, 80 taon. Nag-iingat ka sa kalusugan mo, 80. Etong verse na ito, nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Bihira na yung sumobra ng 100. Meron ba kayong kilala? Umabot ng 100, 150, ganyan. So, bihira na lang yun. Yung nakasulat na ito ay nangyayari sa panahon natin. Minsan nga, 60 years old lang, may mga sakit na. Meron po ba sa inyong 80? 70. Sabi ng Bible, 70 to 80. Kung 50 years old ka na, isasagad natin kunyaring 80 ang buhay mo, ilang taon na lang natitira? 30. I-check niyo po. Ilang taon na ako ngayon? And then, kung sa 80, ilang taon na lang na natitira? May isip niyo, napaka-iklil na lang ng buhay na natitira sa kung sa mundong ito. At sabi niyan, ito po. Ngunit, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Hindi po ba kayong nakakaranas ng hirap sa buhay ninyo? Palagi ba kayong nakatawa maghapon? May hirap o wala? Meron po. Sabi ng Biblia, may hirap at kaguluhan lamang. Bakit hirap? Kagaya ngayon, siguro yung iba sa inyo, galing sa maghapong trabaho, ang hirap. Papasok ka sa trabaho, yung mga bata, pupunta sa school. Yung iba, gabi, nagpupuyat pa rin para kumita ng pera. So, ang hirap. Tapos bigla, isang araw, magkakasakit ka. Lahat ng kinita mo, sinweldo mo, kulang pa pampagamot sa iyo. Minsan, dumarating tayo sa time na yan. O minsan nga, darating ang time, saan kaya kukuha ng pera? Side na. Pag sweldo, pero pag mga gitna na, bago dumating na yung katapusan yung sweldo, naku, paano kaya to? Malapit na yung katapusan. Gitna na ng 15 days na, malayo pa yung sweldo, sa 30 pa yung sweldo, nag-aalala ka na naman. Yung buhay ng tao po, hirap at kaguluhan lamang. Bakit kaya hirap at kaguluhan? Yung mundong ito, hirap. Kaya nga po, may hirap para wag tayong umasa sa mundong ito. May nilikha po ang Diyos na langit para po sa atin. Pansamantala lang yung buhay natin sa mundong ito. Kaya kung titinan nyo itong picture na ito, tinan nyo yung baby. Sinilang. Ilang buwan ang sanggol sa sinapupunan ng nanay? Ilan? 9. Para saan yung 9? Bakit 9? Yung 9, paghahanda po yun sa baby. Nadidevelop yung baby. Nagkakaroon ng kamay, tenga, heartbeat. Diyan na po yung nadidevelop. Preparation, para saan? Para sa buhay niya sa lupa na 70 hanggang 80. Napakaikli.
Ngayon, saan na lang yung buhay? Saan natin ginugugol yung ating buhay sa mundong ito? Pag-isipan natin. Pagkatapos ipanganak ng sanggol, pag edad ng 5 years old, 1 to 5 years old, palaro-laro lang yan. Pero pag tungtong ng 6 years old, hindi nga minsan nga 5 years old po, nag-aaral na, 3 years old pa lang, pumapasok na eh, preschool. Pero sabihin natin, yung gaya nung dati, 6 years old, grade 1. Kung 6 years old ka, mag-grade 1, mag-graduate ka ng college, kung 4-year course yung college mo, wala, hindi mo na yung K-12 yung dati. 4 years sa high school, plus 4 years sa college. Anong taon ka mag-graduate? 20 years old po. Nag-aral ka sa loob ng 14 na taon. 14 na taon, ginugol mo sa pag-aaral mula elementary hanggang college. So, mag-graduate ka, 20 years old ka na. Study. 20 years old. 14 taon, ginugol mo sa pag-aaral. So, bakit ka mag-aaral? Kasi, naghahanda ka para sa yun, exam. Exam. Makapasa ka sa exam, 20 years old, nakapasa ka, sabihin natin nakapasa ka, anong kasunod niyan sa buhay natin? Magtatrabaho. Sabihin natin nagtrabaho ka, plus 10. 20 years old ka na, plus 10. So, 30 anyos ka na. Sa loob ng 10 taon, makakaipon na kaya kayo? Ano kayang maiipon niyo sa loob ng 10 taon pagka-graduate mo? Mag-iipon ka na. Ah, bakit nag-iipon? Para po sa pag-aasawa. So, sa loob ng 10 taon, 20 plus 10, 30 years, sabihin natin, 30 anyos ka nag-asawa. Doon sa Bulacan, sabi nila, Pastor, pwede po ba alisin natin yung job tsaka marriage? Dito na po agad yung pag-aasawa sa ano. Wala na po exam, isang asawa na po agad. So, pero sa normal talaga, may isipin natin yung buhay, iniisip natin, 30 years old, okay na yan, mag-asawa ka. Kasi may time na mag-ipon, 20 to 30 years old. Pagkatapos mag-asawa, sabihin natin, nag-extend pa yung buhay mo, naging successful ka. 30, 40, 50, 60. Sabi, nagdagan natin ng 35. 30 plus 35. Yung 35 years mo, naging successful ka. Anong successful? Okay, nakabili ka ng bahay, lupa, sasakyan, napag-aral mo yung mga anak mo, tapos may mga apo ka na rin na nag-aaral. Naging successful. Wala ka na iniisip. Yung mga anak mo, napatapos mo sa pag-aaral, so success. Pero ilang taon ka na dyan? 65 years old. Ibig sabihin, ano ka na? Magre-retiro ka na. 65 years old. Ilang na mag-80? 65 ka na, ilan na lang natitira? Opo, 15 taon. Sa 15 years na natitira, ano na lang gagawin mo? Ano na ginagawa ng mga 65 years old ngayon? Aalaga ng apo, parang bumalik. Bumalik sa pagkabata, nag-aalaga ng apo. Ano pa? O yung iba, nagtatanim-talim na lang sa bukid. Yung iba na, pasumba-sumba na lang. Pero yung iba, may host na. May ano na, hirap na. Sa 15 years, matanda na po. Papunta na yan saan? Ito po tayo, death. Sisagad nating 80, okay. Pero kahit 80 na, papunta pa rin tayo sa kamatayan. Maring isipin nyo, Pastor, okay lang, malayo pa naman yung 80, nandito pa lang ako sa job. Saka na lang po yung Bible seminar, saka ako nalang aalamin na kaligtasan. Hindi po. Kasi anytime, kahit nasa job ka, may mga nagtatrabaho po na hindi na nakapag-asawa, namatay. Meron na lang pong nag-asawa, kakakasal lang, binangungot, patay sa honeymoon. Meron naman naging successful, hindi na nakapag-retiro, namatay. Meron nga po eh, nag-aaral, hindi na nakagraduate, namatay. Marami pong pangyayaring ganyan. Kaya kung iisipin natin ito, dapat paghandaan natin yung ating kamatayan. Kailangan malaman mo yung kaligtasan. Kung ikaw ay ligtas, pag namatay ka, ligtas ka, pupunta ka sa langit. Sorry po, medyo malakas pampagising yan. Pag ikaw naman ay hindi ligtas, pupunta ka sa impyerno. So, may impyerno po. Kaya ang tanong ko sa inyo sa oras na ito, saan mo nais gugulin ang iyong walang hanggan? Saan? Saan mo gusto? Sa langit o sa impyerno? Lahat po ng tinanong ko gusto, langit. Wala nagsabing impyerno.
Pero kung gusto niyo talagang pumunta sa langit, kailangan po ninyo maglaan ng oras na mag-aral ng Biblia. Kung pupunta po kayo ng Amerika o ng ibang bansa, naglalakad po kayo ng passport o kung ano-ano mga dokumento. Pagpasok sa langit, kailangan din nating pag-aralan, maglaan ng oras sa pag-aaral ng Biblia. So sabi ng taong ito, hindi pa rin ako nasisiyahan. Alam niyo po, sa mundong ito, yung buhay natin, kahit meron kang pera, meron kang kasiyahan, karangalan, at katanyagan sa loob natin, may bakante pa rin sa puso ng tao na hindi maaaring mapunan ng mga bagay na yun gaya ng pera. Kahit mapera ka, hindi masasabing kontento ka na. Walang tunay na kukontentuhan sa mundong ito hanggang hindi ka nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible sa atin sa John chapter 6, verse 26 and 27, babasahin ko, sorry po, medyo maliit, sabi dito, sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sabi, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira. Huwag lang daw tayong mag-focus sa material things. Physical foods, huwag lang daw dyan. Kundi sa buhay na walang hanggan. Yung buhay ng tao sa mundo, tulad ng singaw, parang singaw. Sabi niyo, maaaring sabi niyo, Pastor, saka na lang po, malayo pa yung 80. Huwag po tayong maging ganun. Kasi nga, yung buhay natin, parang singaw. Alam niyo po ang singaw, sabi ng Biblia? Gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Singaw. Pag nagsaing ka po sa rice cooker, tinanggal mo yung takip, sisingaw. Yung singaw na yun, yung parang uso ko hamog, nawawala yung bigla. Yun ang buhay natin. Anytime, pwedeng bawiin ng Diyos sa atin yung ating buhay. Ngayon pong pandemic, marami po akong kakilala, kaibigan, malalakas. Wala naman akong nabalitang sakit, pero bigla ngayong pandemic, ang dami pong namatay. Siguro mabalitaan nyo, mga kakilala ninyo. Malakas po siya, bakit namatay? Anong sakit? Lalo na po ngayon nauuso ang COVID, maraming tao namamatay. Nagugulat po ako. Minsan, bata pa po sa akin, nabalitaan ko, patay na. Opo, hindi natin hawak ang ating buhay, parang singaw. Sa Korea, meron po mga estudyante na nag-tour. Pero pag-tour nila, mga estudyante ito, pag-estudyante, masasabi natin, nag-aaral, para nga makapagtrabaho ng maayos, may mga pangarap sa buhay. Pero yun nga po, isasabi ko sa inyo, sabi ng Biblia, parang singaw, hindi natin sigurado yung bukas. Tingnan natin yung nangyari. Mahigit 3,000 taong nawawala sa paglubog ng ferry sa South Korea. Noong Miyerkules, lumubog ang isang car ferry sa southwest coast ng South Korea. Sa ngayon ay hindi pa nawawala ng pag-asa ang mga rescuers at pamilya ng mga nakasakay sa ferry na kasalukuyang nawawala. Ang Sewol ay nagkaroon ng problema na bumiyaki pa mula Incheon hanggang sa resort island ng Jeju, Miyerkules ang maga, labing 4 na oras ang biyahe. 4 na oras na lang bago sila makarating sa Jeju ay nagagaan sa mga panlapag ang barko na maaari ng pagpahirap sa pananap ng crew. 8:30 ng umaga, mukhang tumama sa malalim bato ang barko at nabutas ito. Naparinig daw na malakas na ingay ang mga pasahero at nakaramdam din sila ng malakas na pagbusog. Maraming tao ang tumalon sa napakainom na tubig nang nalaman nilang palubog ng ferry. Nagpadala ng distress signal ang crew at umisponde ang mga dalagay na barko. Pero ayon sa mga survivors, nakarinig sila ng mensahe sa PA system ng ferry na nagsabing huwag silang aalis sa kanilang pwesto sa barko na maaaring nagpadala sa sitwasyon. Ayon sa isang pasahero, habang paakyat ng tubig sa loob ng ferry ay sinabihan pa rin sila sa PA na huwag silang dadalaw. Sa bitang ng panig at pagkakagulo, isang high school student ang nag-text sa kanyang ama at sinabi ko isuot siyang life jacket at may mga kasama siya kaya magpapagalan ng kanyang ama. Sagot ng kanyang ama, alam niya nang simula ng pag-rescue pero subukan pa rin sana ng kanyang anak na tumakas palabas. Sabi ng bumate, eh, hindi siya makalabas dahil puro na tao ang corridor ng ferry. Sa ngayon ay wala sa listahan ng mga naligtas na babae nito. May mga taong naligtas sa mga fishing boats at military ships na mga helicopters. Mula nang simula pasukin ang tubig ng Sebo, ay dalawang oras na ang lipas para ito ay humugot ng tuluyan.
Ayon sa mga saksi, maaaring maraming mga tao ang hukay at trap sa nababalitan na ferry. Pero ito ngayon ay nasa tubig na may 30 meters ang daling at limitado ang visibility dahil hindi ito malinis na tubig. Ang mga taong na-trap sa mga air pockets ay kailangan itabanan ang napakilang na tubig na maaaring marigay ng hypothermia sa loob lamang ng isang kalahating oras. Pinatok ng mga rescue teams ang mga ng bato sa pag-asa ng makakuha ng sagot mula sa mga survivors. Ang Sewol ay may kapasidad na 100 at 22 pasahero. 475 pasahero at crew ang makasakay dito kung saan 324 dito ay mga high school students na nasa isang field trip. Nang na-accidente ang ferry, karamihan ng mga pasahero nasa entertainment center na nasa third floor ng flight deck ferry. Nang napabalitan ng bako ay napalibog ng third floor. Pinaniniwala ang nawalan ng kuryente ng bako at naiwang nangangapa sa dilim ang mga pasahero. Labis ang pagdadalamhati ng mga mamamayan ng South Korea sa sinabi ng mga pasahero ng lumbok na Sewol Ferry. Ito ang nalita ni Ed. Nagulos ang mga mamamayan ng South Korea sa sinabi ng mga innocenteng pasahero sa Sewol Ferry tragedy. Maraming mga estudyante ang napahamak. Kaya masakit para sa amin. Manikilap na yung lahat ng mamamayan ng Korea. Nasa ating likuran ng Morning Altar o yung bilang at albana at sa mga biktima ng Sewol tragedy. Nakalagay dito ang mga larawan ng mahigit at bundang estudyante ng Danone High School na nasawi sa lumbok na bato. Mas maganda sa akin ang isang taon yung mga biktima ng estudyante. Kaya nakapaghihinay din sa kalooban. Hindi rin nila agad ipinalam sa amin ang mga pangyayari kaya mahirap din para sa amin. Napakasakit sa kalooban ang naganap na trahedya dito sa Korea. Sa ngayon, lahat ng mga mamamayan dito ay nagdadalamhati. Nakapangihinay ang mga batang estudyante dahil hindi na nila natupad ang kanilang mga pangarap. Sabi po, nakapangihinay ang iyong mga batang estudyante dahil hindi na nila natupad ang kanilang mga pangarap. Totoo yun. Walang kasiguraduhan, maaaring nagpaplano tayo, 5 years from now, 10 years from now, pero isa lang ang sure, hindi natin hawak yung ating buhay. Anytime, pwedeng hindi natin pakinabangan lahat ng pinag-ipunan natin sa mundo dahil yung buhay natin ay parang singaw. Siguro alam nyo to, kaninang umaga ko lang nakita sa social media, maaaring kayo alam nyo to. Babae, nakakakasal lang, patay dahil sumabog na LPG. Narinig nyo to? Hindi. Bago po ito, kinasal July 2021, kinasal. Pero po, ilang buwan lang, namatay po September 10, 2021. Namatay po yan. Bakit po namatay? Kakakasal lang nila, yung LPG po sa bahay nila, sabi, nginat-ngat ng daga. Pagdating nila, sumabog. Namatay po yung babae. Kanina po, binalita po yan. Isipin natin, maaari may plano po yan. May mga plano yan sa buhay. Pero kung iisipin natin, hindi nila alam. Yan na pala yung katapusan. Yung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa atin. Pwedeng humarap tayo mamaya sa Diyos, bukas, o sa susunod na buwan. Anytime, pwede tayong humarap sa Diyos. Isa lang dapat masure natin. Bago tayo humarap sa Diyos, siguraduhin mo na ligtas ka. Paano? Sa pamagitan po ng Biblia. Kaya tayo nandito para i-check natin yung ating sarili. Huwag tayong mamuhay na okay-okay lang, na hindi tayo naghahanda. Kung naghahanda kayo para sa future nyo sa buhay sa mundo na hindi naman sigurado, paghandaan natin yung ating kamatayan dahil yun ay sigurado. Anytime, darating, pupunta tayo sa kamatayan. Kaya pag-isipan nyo ito, para saan tayo nabubuhay? Sabi ng iba, magtrabaho, kumita ng pera. Kaya, pastor, ako po, puro lang ako trabaho kasi paano kami? Saka na lang ako magsisimba kapag bigyan mo ko ng pera. Trabaho na lang. Pagising sa umaga, mag-almusal. Paghapon, pag-uwi sa bahay, kain, tutulog. Doon na lang umiikot. Bakit kaya? Ang nasa isip nating tao ito, pagkain. Lalo na ngayon may pandemic. Ano kaya? Saan kaya ako kukuha ng bigas? Pagkain. Lalo na ngayon, katapusan na naman. Ano na yan, malapit na yung katapusan. Andyan na yung mga Meralco, tubig, sakit ng ulo. Alam niyo po, marami nagpapakamatay ngayon dahil sa stress. Na-depress sila, kaiisip.
gadget. Yung iba naman, kaluluan ng iniisip, pag-aaral, kalusugan, pensyon. Ito po mga basic na iniisip ng tao araw-araw. Oo, hindi ko sinasabing masama yan, ha? Hindi ko sinasabing masama. Kailangan natin ng pagkain o hindi? Kailangan. Kasi pag hindi ka nagkumain, patay ka kaagad niyan. Hindi ka nag-aral. Wala ka, hindi ka nagbabayad ng kuryente. Mahirapan ka. So, kailangan natin yan. Pero, yung mga bagay na ito ay para lang sa ating katawan. Paano naman ang ating espiritu? Kung maraming oras sa mga bagay na ito para dyan, dito lang yan sa buhay natin sa lupa, kailangan paghandaan din natin yung ating espiritu. Kasi para lang yan sa ating katawan, mamamatay tayo. Mamamatay. Sabi nila, eh, wag na sa kanal nyo na nasabihin mamamatay. Bakit? Tigilan na daw natin yung pagsasabi na hindi natin madadala yung pera sa pag namatay, pwede mo daw yung ipamana. Kaya okay, magtrabaho ka na magtrabaho. Okay yung ditong kaisipan. Pero hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Pag namatay ka po, hindi lang katawan meron tayo. Kung katawan lang meron tayo, pag namatay na bulok, tapos na. Pero hindi yun ang lahat. Meron po tayong katawan at meron po tayong espiritu. Naninirahan yan sa ating katawan. Yung espiritu yan, yan yung larawan ng Diyos ibinigay po sa tao. Pag namatay ka, haharap yung espiritu natin sa Diyos para sa paghuhukom. Mamaya, pag-aaralan po natin yan. Pag namatay ang isang tao, hindi yun ang katapusan. May paghuhukom. Haharap yung ating espiritu sa Panginoon. Kaya hindi lang tayo nabubuhay sa mundong ito para kumita ng pera at magtrabaho. Isipin nyo. Kung nabubuhay ng pera at magtrabaho na lang lagi, yun na lang gagawin natin buong buhay, yung alaga nyong aso sa bahay, nagtatrabaho o hindi? Kumakain? Hindi. Kumakain? Nagtatrabaho po ba siya? Hindi. Kung ang purpose natin, magtrabaho, kumita ng pera, yun lang. Diyan, sino mas maswerte, animals o tao? Kung iisipin nyo, animals, hindi naman nagtatrabaho, hindi nga nagsasaing yan eh, tayo nagsasaing, hindi yung gigising ng maaga, anong oras niya gustong gumising, pwede. So kung nabubuhay lang tayo para kumita ng pera, para tayong kawawa, kawawa tayo. Pero dapat mo unuan nyo, hindi pwedeng maging layunin ng buhay yung pagtatrabaho at pagkita ng pera. Paraan lang yan para mabuhay. Hindi ka nabubuhay dahil lang dyan. Kailangan maglaan ka ng oras para sa iyong espiritu. Dahil hindi tayo makukontento sa mga bagay ng sanlibutan. Sabi ng Biblia sa Ecclesiastes, lahat ng mga bagay ay nakakapagod higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan. Ni ang tainga sa pakikinig, walang kabusugan. Tanungin ko po kayo. May bagay na ba sa mundo na nasabi nyo, kontento na kayo? Sabihin, okay, sa cellphone na lang. Nakabili ka ng bagong cellphone, ang linaw ng camera. May lumabas na bago. Ano naman nasa isip mo? Sana mabili ko na yung mas malinaw talaga na camera. Sabihin natin, nabili mo ulit. Ilang taon lang, may lumabas naman na pinakamalinaw na camera. Ano naman nasa isip mo? Sana yun na talaga. Kontento na ako. Pero pag meron na pong lumabas na mas malinaw, hindi pa rin yan. O, sumisweldo ka ng 10,000 a month. Sa una, sabi mo, nagninegosyo ka. Sabi mo, ay, kumita lang kami ng pang-araw-araw. Okay na sa amin. Kumita ka ng pang-araw-araw. Kumita ako kunyari ng 15,000 isang araw. Ano na nasa isip mo? Sana mag 30,000 na. Nakahawa ka ngayon ng 30,000. Ano na sunod isip mo? Sana 60,000 na. Pag nakahawa ka po ng 60,000, sana 100 na. 200, 300, 500, 1 million. Pataas ng pataas. Maring isipin nyo, ay, kontento na ako pag nakahawak na ako ng 50,000. Hindi yan totoo. Pag nakahawak ka ng 50,000, maghahangad ka ng higit pa dyan. Naunawa nyo po. Bakit? Ang mata sa pagtingin, hindi nasisiyahan. Ni ang tainga sa pakikinig, walang kabusugan. Ibig sabihin, walang bagay sa mundong ito na magbibigay sa atin ang tunay na kasiyahan. Hanggang hindi ka nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ka makukontento sa mga bagay ng salib. Walang tunay na kakontentuhan. Naunawaan niyo po. At ito pa.
may katapusan ang mga bagay sa mundong ito. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Lahat po ng bagay may kapanahon, matatapos siya. Yung ilaw, mapupundi. Yung damit, bibili ka ng bago. Yung upuan nyo yan, darating ang time, mabubulok yan. Maari yung gusaling ito, dahil ilang taon, lahat may katapusan. Kaya hindi natin pwedeng ilaga yung pag-asa sa mga bagay ng mundong ito. Pansamantala lang po lahat ng nakikita natin dito sa mundo. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Naunawaan nyo po? Kaya isang kahangalan, kung sasabihin mo na hindi, dito na lang ako magpo-focus talaga sa buhay ko sa mundo, magpayaman na lang ako, magpakasaya na lang ako, hindi po, kahangalan yan. Meron pong isang mayaman sa Biblia, si King Solomon, isinulat niya po ito. Sabi niya, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Kilala niyo po si Haring Solomon? Si King Solomon, hari ng Israel. Yung ganito niyang hawakan, yung baso niya, ginto. Yung mga dingding, ginto. Yung asawa niya, 1,000. Kung babae ang kasiyahan, dapat sinabi niya, makabuluhan na makabuluhan. Kung ginto, niya dapat makabuluhan na makabuluhan. Pero bago siya mamatay, sinabi niya, lahat ay walang kabuluhan. Ibig sabihin po, naintindihan niya na sa pamamagitan ng mga bagay ng mundong ito, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kakontentuhan o kasiyahan sa pamamagitan ng mga material things dito sa mundo. Tingnan niyo itong kwentong ito. Maaaring may nag-iisip sa inyo, gusto ko na lang magpayaman talaga. Bahala kayo, kayo nila mag-aral ng Biblia. Ako magpapayaman. May mga example sa Biblia na ibinigay sa atin ng Diyos para maunawaan natin. Sabi dito sa Lucas chapter 12 verse 16 and 17, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani? Wow! Sabi niya, anong gagawin ko? Wala akong mapaglagyan ng aking mga ani. Siguro kung i-convert natin ngayon, sobra-sobra ng pera niya sa bangko. Kayo po, tatanungin ko, ano ang problema niyo? Saan niyo ilalagay ang pera niyo dahil sobra na o saan kayo kukuha ng pera? Siya, iba. Hindi niya problema kung saan kukuha ng pera. Ang problema niya, anong gagawin ko? Wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Sobra-sobra na yung kayamanan niya. Ito, para bukas, sa susunod, paano na kaya? Siya hindi. Sobra-sobra meron siya. Mayaman po siya. Ngayon, sabi, mayaman. Mayaman. Mapera yan. Kaya sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, nakaimak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Tanong, pag nakita kayo ng tao, umasenso sa buhay dahil ansipag magtrabaho, walang bisyo, hindi nagbubulakbol, puro lang trabaho. Ngayon, dahil nagtatrabaho siyang masipag, yumaman, nakabili ng bahay, lupa, sasakyan. Hahanga kayo o hindi? Wow, buti pa siya, kahanga-hanga. Sa mundong ito, pag nakakita ka ng ganyan, hahanga ka. Masaya ka. And then may isip mo, buti pa siya, nagpapahinga na lang, pakain-kain na lang, painom-inom, pag-gimmick-gimmick na lang. Maring sa isip mo, wow, buti pa siya. Pero sa tao, pwedeng hangaan siya. Pero sa Diyos kaya, tingnan natin ang sabi ng Diyos sa sunod na verse. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga, nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit hindi mayaman sa Diyos. Sa tao, pwedeng, wow, kahanga-hanga. Pero sa Diyos, ano daw? Hangal. Bakit tinawag ng Diyos na hangal? Sabi ng Diyos, sa gabi nito, kukunin ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, mamamatay ka na ngayong gabi. Ang tanong ng Diyos,
Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Hindi mo na yan mapapakinabangan. Ibang tao na manginginabang yan, ikaw hindi. Bakit kaya siya tinawag na hangal? Tingnan niyo ito. Hangal! Sabi ng Diyos. Bakit? Hangal? Ang isip niya, tungkol lang sa physical things. Tungkol lang sa katawan. Ano sabi niya? Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Yan ang sinasabi ng mga tao ngayon. Huwag na muna kayo mag-aral ng Biblia. Tara, gimmick tayo. Inom. Saka na lang yan, ang baduy niyo. Ala, pahinga na lang tayo. Pagod na pagod tayo sa maghapong trabaho. Pahinga na lang tayo. Huwag na kayo mag-aral ng Bible seminar. O kakain na lang tayo sa labas. Gimmick na lang tayo. Boring dyan. Yan po ang sinasabi ng maraming tao. Huwag po tayong maging hangal. Nagpapasalamat ako sa Diyos, naging matalino kayo. Pumunta kayo dito. Pwede kayong magpahinga na lang. Pagod kayo sa trabaho. Pwedeng kumain na lang kayo. Uminom, magsaya. Pero yan po ay kahangalan kung dyan lang tayo magpo-focus habang nabubuhay. Yung tao nito tinawag na hangal dahil hindi naglaan ang panahon upang magkaroon ng kaligtasan. Nabuhay siya, inubos niya yung oras niya sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Ni hindi niya sinayasat yung kanyang sarili kung ligtas ba siya o hindi. Nakatuon lamang ang isip sa material na bagay. Yan po ay kahangalan. Meron tayong espiritu na kailangan nating paglaanan ng oras sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Napakahalaga. Kaya sabi ng Bible, tingnan ninyo, sapagkat anong mapapakinabang ng tao kung makampanya ang buong sanlibutan? Ngunit mabas ng kanyang buhay. Sabi ng Biblia, anong mapapakinabang ng tao kung makampanya ang buong sanlibutan? Ano ang silbi? Nasa iyo na lahat ng bagay. Sa mundong ito, anong silbi niyan? Kung pupunta ka naman sa impyerno, ibig sabihin ng, o anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay, kung pupunta ka naman sa impyerno, may silbi ba? Sabi natin, okay, sa loob ng 80 years, naging mayaman kayo, kain, tulog, yun lang, gala, pero pag natapos naman yung 80 years, habang buhay kang susunugin sa impyerno, okay po sa inyo yun? Kahangalan yun. Okay lang, okay, sabi natin ang baliktar natin, naghirap ka ng 80 years, pero ligtas ka. Pero mabubuhay ka naman sa langit, walang hanggan. Yan po ang mas mahalaga. Yung kaluluwa ng tao, inihalin tulad sa buong sanlibutan, mas mahalaga yung ating kaluluwa kaysa sa mga bagay ng mundo. Kaya sana, paglaanan natin ang oras yung ating kaluluwa. Sa Bible seminar na ito, i-check yung sarili. Unawain yung sinasabi ng Biblia. Ano ang buhay? Ulitin ko po. Ang buhay ay maikli. Ang buhay ay tulad ng singaw. Hindi tayo makukontento sa mga bagay ng sanlibutan. May katapusan ang mga bagay ng mundo. Walang tunay na kasiyahan sa mga bagay ng mundo. Wala. Gusto niyong mabuhay sa mundong ito? Sa mundong ito na walang kakontentuhan? May hangganan ng mga bagay, walang tunay na kasiyahan. Oo, sumasaya ka minsan, pag makapal ang wallet mo. Pero pag nawala na ng laman, problemado ka na naman. Pansamantala lang po yung saya na naibibigay ng pera. Kaya nga po, yung buhay dito, yan sinasabi ng Biblia, puro hirap. Huwag tayo dyan. May inihanda ang Diyos na langit. Hindi pa natin yan nakikita, pero nakalagay sa Biblia. Yun po yung paghanda natin. Ibinigay Diyos langit. Sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin niya, lahat ng tao hindi paligtas. Kailangan maligtas. Kaya nga tinanong ko kayo kanina, saan niyo gusto, langit o impyerno? Sabi ninyo, langit. Kung gusto niyo talaga sa langit, tapusin nyo yung ating Bible seminar. Naunawa nyo po? Kasi may mga nagsasabi, sa langit po, pangunang araw, pangalawa, nawala. Hanggang pang-apat, nawala na siya. Sa una lang, okay po, yan! Yeah! Pero sa apat na araw, nawala. Kapag ganun, kahangalan po yan. So, maglaan po tayo ng time. Ngayon, pag-isipan natin to, mayroon ba talagang Diyos? Sabi ng iba, wala.
kasi hindi natin nakikita ang Diyos. Meron ba sa inyo nagsabing ganyan? Walang Diyos? Yung Diyos po, hindi natin siya makikita. Sabi nito, hindi maaaring makita ng ating mga mata ang Diyos. Bakit kaya? Kasi sabi sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit. Nakakita na kayo ng Espiritu? Wala po. So, hindi siya pwedeng makita ng ating mata. Ang problema natin ngayon, yung Diyos po, sabi ng Biblia, Espiritu, ibig sabihin, hindi nakikita. Ang problema, ibig sabihin niya, ng Diyos Espiritu, hindi siya pwedeng sambahin sa mga bagay na nakikita. Kasi invisible ang God, hindi nakikita. Ang problema natin ito, sa Roma chapter 1, verse 25, sabi, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nila lang, sa halip na sa lumalang. Sino ang dapat sambahin? Yung nilalang o yung lumalang? Creator o yung creature? Creator. Bakit? Hindi magkakaroon ng nilalang kung wala yung lumalang. Nagkaroon ng nilalang dahil sa lumalang. Sinong lumalang? Yan ang God. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Yun dapat sambahin natin. Pero, yung Diyos ng langit at lupa, lumikha ng langit at lupa, hindi siya nakikita. Hindi mo siya pwedeng sambahin sa nilalang. Ano yung nilalang? Yan yung gawa ng tao. Hindi siya pwedeng sambahin sa pamamagitan niyan. Yung tao daw na nagsasabing walang Diyos ito, sabi ng Biblia, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama. Sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Marami pong atheist. Marami nagsasabi, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos, hindi daw totoo. So, at nanawarin nyo, yung barberong hindi naniniwala sa Diyos, tingnan natin yung katwiran niya, bakit niya sinabing walang Diyos? Los barberos sí existen,
El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el Dios es. Lo que pasa es que hay personas como la gente. Por eso me hay tan cierto y problema. May Diyos. Sinasabi nilang walang Diyos. Ayaw lang ng taong lumapit sa Diyos. Ngayon, pag may hawak ang Bible, maglakad ka sa labas na sabihin ng mga tao, baduy, oy, pastor na yan. Oy, baka makalampas ka na sa langit. Ginagawa ng taong kabiro. Biro-biroan na lang yung Biblia. Biro-biroan na lang yung tungkol sa Diyos. Pero yung Diyos, yung unang verse natin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero yung tao, ayaw. Ayaw ng tao. Pag-aaksaya daw ng oras yung pag-aaral ng Biblia. Mas masaya pa daw manood na lang ng TV, Netflix, kesa mag-aaral ng Biblia. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Yung tao daw na nagsasabing walang Diyos, siya daw po ay hangal. Yung Diyos hindi nakikita. Bakit? Espiritu. At hindi lang yung sabi ng Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan. Ano ang bagay na iyong itatayo para sa akin at anong dako ng aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking mga kamay. Sabi, ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan. Imagine, yung lupa daw, tungtungan. Anong ibig sabihin yan? Kung tungtungan ang lupa, napakalaki pala ng paa ng Diyos. Hindi ibig sabihin na may paa ang Diyos. God is Spirit. Gusto sabihin ito, napakalaki ng Diyos, napakadakila. Dahil sobrang dakila niya, hindi pwedeng makita ng ating mata. So, sabi dito, may nilikha ang Diyos, sabi dito, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. May invisible, merong invisible. Sa Bible, makikita natin, invisible 78%. Mas marami yung hindi nakikita. Yung nakikita o visible, 22%. Yung hindi nakikita, gaya ng hangin. Yung nakikita, yan, animals, plant, man, mas marami po yung hindi nakikita. Visible and invisible. Yung mundong ito, nakikita. Pero may pinangako ang Diyos na paparating na mundo. Yan po yung langit. Hindi pa natin yung nakikita, pero nakalagay sa Biblia. God is invisible. Hindi nakikita. Pero paano natin malalaman yung gusto at ayaw ng Diyos? Hindi naman natin siya nakakausap ngayon. Naririnig boses niya. Sa pamamagitan po ng Bible. Dahil itong Biblia, salita ng Diyos, i-check natin yan. So, pag-aralan natin ngayon ang Biblia. Totoo ba ang Biblia? Ito ba ay salita ng Diyos? Bago tayo din dumako, tanungin ko muna kayo. Naniniwala po kayong may Diyos o hindi? May Diyos o wala? Sa palagay ko, tayo naman mga Pilipino, naniniwala talaga tayong may Diyos. Kaya huwag na nating pahabaan yan. Dito tayo mag-focus sa Biblia. Totoo bang Biblia? Ito ba ay salita ng Diyos? Kasi baka peke ito, baka gawa-gawa lang ito ng tao. Paano ito naisulat ay wala namang papel noon? Sinong nagsulat? Ayon sa Biblia, ang Biblia ay hindi mula sa sariling kaisipan ng tao. Hindi ito imbento ng tao, hindi ito galing sa sariling kaisipan ng tao. Hindi tao ang may akda ng Biblia. Sabi dyan sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20 and 21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Kundi ang mga taong inedyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So sabi, walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Ano yung prophecy? Hula. Ang Bible, punong-puno ng prophecy, mga hula. Naisulat 3,000 years ago, 3,500 years ago, natupad. Naisulat noon, 1,000 taon na nangyari. Bakit ito po ay hindi sariling salita ng tao, kundi ng Diyos? Hindi, sabi na, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Tao po ang nagsulat. Pero hindi Diyos. Ay, galing sa Diyos yung isinusulat ng tao. Hindi galing sa sariling kaisipan ng tao. Ipaliwanag ko po sa inyo. So, tingnan muna natin ito. Layunin ang pagbigay ng Biblia. Bakit ibinigay sa tao ang Biblia? Una, kanina, binanggit na,
magkaroon ng kaligtasan. And then sabi ng Biblia dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, kasi may mga maling turo. Kung hindi mo alam ang Biblia, mamamali ka. Sa pagsaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yan ang purpose ng Biblia. Pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran. Minsan sabi ng mga tao, Pastor, ang boring naman sa church nyo. Wala kayong drum. Inahanap agad sa church drum. Ang tao, ang akala ngayon ng tao sa simbahan ay entertainment. Kaya nga may mga simbahan, yung ilaw na ganyan, disco na. Alam niyo yung disco light? Iba-iba ang kulay, umiikot. Gumaganon-ganon sa loob. Tapos medyo madilim yung simbahan, ganyan yung umiikot na ilaw. Tapos itong screen, parang nasa langit ka kasi may background yung projector dyan, ulap, para ka nasa langit. Pero, wala pong Biblia. O, 20 minutes nag-aaral ng Biblia, sabi nila, ang baloy naman sa church yung pastor. Wala man lang kayong tugtugan. Gusto ko yung tugtugan. Sabi ko, mag-aral ka muna ng Bible. Mas mahalaga to kaysa sa tugtugan. Kumakanta din kami, pero mas mahalaga muna Biblia bago ka kumanta sa Diyos. Kailangan maligtas ka muna. Kasi kung hindi ka ligtas, kanta ka ng kanta, wala din yung kabuluhan sa Diyos. Yung tao po ngayon ang inanap na kantahan na lang. Ang Biblia po ang kailangan natin. Bakit? Pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. Kumanta ka ng 2 oras. Magtuturo ako ng Biblia ng 2 oras. Alin ang mas marami kang maiintindihan? Yung kanta, makapagbibigay ng magandang pakiramdam sa atin. Pero hindi siya magdadala sa atin sa kaligtasan. Kundi ito, nakasulat sa Biblia ang kaligtasan. Kaya sana, mag-check muna tayo nito. Yan po ay pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran. Yung Bible po ay translated na sa 2,377 na wika. Dati pa yan, 2005, eh ngayon 2021 na. Maaaring nasa 3,000 na wika na. So, siguro iba-iba ditong tao, may Bisaya. May Bisaya po ba sa inyo? Bisaya? May Bicol? Taga Bicol? Kapampangan? Kapampangan, wala. Ilocano? Wow, iba-iba po ano. May taga Amerikano. Wala naman. So dito lang tayo sa Pilipinas. Mari sabi niyo, Pastor, Bicolano ako. Oh, hindi. Ano, English lang ako, Amerikano ako. Holy Bible. May English na Biblia. Iba't ibang wika ng Biblia. Ano pa? Ang Biblia, Tagalog. Maayong balita, Biblia. Siguro, Bisaya yan. Maayong. Ayan pa. Naimbag, adamag, Biblia. Marhay na bareta, Biblia. Bicol yan. Maayong balita, nga, Biblia. Yan. Yan. Iba-iba, di po ba? So, may palusot kayo na hindi nyo maintindihan ng Biblia. Lord, hindi po ako nakaintindi ng Bisaya. Bicol po ako. Ayan o, may Bicol din. Maayong balita, Biblia. Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos. Lo, Panginoon, hindi ang wika ako. Halos lahat ng wika sa buong mundo may sali na ng Biblia. Maanin sabihin niyo, Pastor, may problema ba kung may kapansanan? Hindi po ako nakakakita. Meron po ba sa inyo, sorry po, meron po ba sa inyo may kapansanan sa mata, hindi nakakakita, bulag? Kompleto po mata ninyo? So, wala kayong dahilan na hindi magbasa ng Biblia o hindi nyo tingnan yung Bible verse na pinapakita natin. Sabi ng iba, Pastor, malabo po mata ko. Papiliin mo. Anong gusto mo? 1,000 o 1,000? Alam niya ang kulay. Pero pag sa Bible, Pastor, nalalabo na. Hindi pa po ako nakakabili ng bagong salamin. Ayaw niya lang talaga ng Biblia. Palusot niya lang talaga. Alam niyo po, yung mga taong may problema sa paningin, nagbabasa din ng Biblia. Kung kayo na kumpleto mata, hindi nyo matingnan yung verse, tingnan nyo ito. May tinatawag na Braille Bible. Yung papel niya, yung letra, kinakapat. Nasasalat nila yan, nababasa nila yung Biblia sa pamamagitan ng pagsasalat ng letra. Sorry, wala dito yung video. Hindi ko may papakita sa inyo. Ganun pa man, makikita nyo po, may mga ganyan nagbabasa ng Biblia, yung kamay po nila, kinakapat nila, hindi sila nakakita. Naisip ko, sila nga na may kapansanan, nagbabasa ng Biblia. Nalalaman nila yung salita ng Diyos.
Kailangan maging challenge ito. Tayo, kumpleto. May dalawa tayong mata, malinaw ang ating mata. Gamitin natin sa pagsaliksik ng Biblia ngayong Linggo. Sabi ng Biblia, utos ng Panginoon sa tao. Sabi diyan, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at inipon sila ng kanyang espiritu. Ang utos ng Diyos, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Marami po ako nakilala. Ang tagal na sa simbahan, 10 taon, nagsisimba, pero hindi alam. Saan ang aklat ng Deuteronomio? Saan? Saan na? Hindi ko alam saan. Saan ang aklat ng Mateo? Hindi alam. Bakit? Nagsisimba lang. Walang Biblia. Marami pong ganyan ngayon. Kasi nga kantahan na ngayon, entertainment na. Wala ng Bible. Kaya pag tinanong mo sa Biblia, hindi niya alam kung paano magbukas ng Biblia. Wala siyang kaalam-alam. Pero kanino ba? Sabi ng Diyos, tinan niyo po. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Trabaho natin na i-check, basahin, saliksikin. Kagaya ngayon, sinasaliksik natin ang Biblia. May mga tao ding mali ang pagkakaintindi. May binigyan po ako ng Biblia. Ayan po, magbasa po kayo ng Biblia ito. Makatapos po ang 2 linggo, nagkita kami sa daan. Sabi niya, Pastor, thank you po. Ang galing po ng Bible niyo. Nung masakit po ang ulo ko, nilagay ko po sa ulo ko, nawala po yung sakit. Yung tiyan ko po, kumukulo, nilagay ko po yung Biblia. Gumaling ako, Pastor. Salamat po sa Bible. Sabi ko po, Nanay, sorry po. Hindi po yun ang purpose ng Biblia. Basahin niyo po inyong saliksikin at basahin na aklat ng Panginoon. Hindi po pang tapa lang Biblia. Pero marami po, akala nila, ritual yung kailangan gawin dito. Hindi. Papel lang ito. Nasa loob nito yung mensahe ng Diyos. Kailangan basahin at saliksikin natin. Naunawaan niyo po. Hindi ito pang display. Yung iba naman, display. Buong linggo, nandyan, maghapon. Isang linggo. Pag magsisimba, bit-bit, inaalik ka bukan na. Kailangan po nating basahin ang Biblia. Saliksikin at basahin. Ito po, sinasaliksik natin yung Biblia. Sabi, iniutos ng bibig ng Panginoon. Hindi sinabing, iniutos ng bibig ni Pastor Rico. Hindi. Iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Saan ang galing ang Biblia? Pag-isipan natin. Yung panahon natin mahati sa dalawa. May tinatawag na BC o before Christ at yung AD o Anno Domini o in the year of the Lord. Ngayon po ay 2021 AD. Yun po Old Testament o lumang tipan na kumpleto yan, na buo, na isulat sa loob ng 1,500 years na tapos, na kumpleto. Yun naman tinatawag na New Testament o bagong pagkatapos na mamatay si Jesus sa krus, na isulat yan sa loob ng 100 taon. Kaya nakumpleto yung buong Biblia sa loob po ng 1,600 years. Ganyang katagal na buo ang Biblia. And then, kaya mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, umabot na yun ng 3,500 years old. Pinakamatandang aklat sa buong mundo. 39 books yung Old Testament, 27 books yung New Testament. Pag pinagsama, 66 books. Isa lang nakikita nyo. Nasa loob yan, pinagsama-samang mga aklat. 66 books. Genesis to Revelation. Yung nagsulat, 40 tao. Hindi sila magkakakilala. Iba-iba ang kalagayan sa buhay. Merong fisherman, scholar, shepherd, doktor, general, hari. Yung lugar kung saan naisulat, iba-ibang lugar, hindi sa isang lugar lang, kundi Jerusalem, Samaria, Asia at Roma. So noong unang panahon, wala pang internet. Hindi pa pwedeng mag-usap-usap ang tao sa malayo. Pero magtataka kayo. Hindi magkakakilala ang nagsulat, iba-ibang lugar na isulat, walang kontra yung sinasabi ng Biblia. Isa lang. Isa lang. Bakit? Hindi yan galing sa sariling kaisipan ng tao. Yan po ay salita ng Diyos. Nakalagay, 3,800 times God said. Sinabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. 3,800 times. Ano nakalagay sa Biblia? Nakasulat dito yung pasimula, beginning, at yung katapusan ng kasaysayan ng tao. Kaya, kung tatapusin niyo yung ating Bible seminar, malalaman ninyo kung anong mangyayari sa future. Pag-aaralan natin yan sa pamamagitan ng Biblia. At malalaman ninyo kung bakit ang daming kalamidad, mga sakit kagaya ng COVID,
nangyayari sa panahon natin ngayon kung tatapusin niyo yung ating Bibles. Pag-aaralan natin yan, yung kasaysayan nakalagay sa Biblia. So, gaya nito, example, si Propeta Jeremiah. Sabi nito, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Tingnan niyo po, ha? Ang mga salita na dumating kay Jeremias. Sino yun? Propeta. Mula sa Panginoon. Kanino galing yung salita? Sa Panginoon. Tapos, sino nagsulat? Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Isinulat po ni Jeremiah. Nagkaroon ng aklat ng Jeremiah. Kung sino yung nagsulat, nakapangalan sa kanya yung books sa Old Testament, kagaya po ni Jeremiah. Kaya kung titinan nyo, yan, sinabi sa propeta, galing sa Diyos yung salita, maaaring sa pamamagitan ng isang vision, sinulat niya, nagipong Biblia. Para mas maintindihan nyo, mas madaling maunawaan ganito. Si Presidente Duterte nagpatawag ng meeting. Wala tayo ngayon sa Palasyo ng Malacanang. Ang nandun ay yung mga reporter. Sabi ni Duterte, lahat ng taga Santa Rosa, Santa Rosa po ito, Santa Rosa, pag walang face mask at wala tayo ngayon doon. Hindi natin alam, hindi natin narinig. Nandun yung reporter. Malalaman natin bukas dahil sa dyaryo. Nasa dyaryo na yun. Lahat ng mga taga Santa Rosa na walang face mask at face shield, ikukulong. Sino nagsalita? Duterte. Sino nagsulat? Reporter. Naging dyaryo. Yung dyaryo ba, salita ng reporter? Kundi kay Duterte. Ganyan din ang Bible. Diyos ang may akda, nakalagay sinulat ng mga propeta. Prophet, parang reporter kasi sila yung nagsulat. Writer sila. Naging Biblia. Naunawa niyo po. Inaantok po kayo. So medyo malakas po yan kasi pag ganun, gigising ka. Minsan nakala ko, oh yes, amen, amen, pero tulog po pala. So huwag po tayong matulog. Eh, napakahalaga niyan. Naintindihan niyo po ito? Kasi may mga nagaano na, hindi, tao taong nagsulat, pero hindi kanyang salita sa Diyos. Sinulat lang ng tao, naging Biblia. Kaya tinan niyo ang Bible, Hosea chapter 1 verse 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay, tapos pangalan ng propeta Hoseas, may aklat ng Hosea. Ang salita ng Panginoon dumating kay Joel. Propeta, may aklat ng Joel. Ang salita ng Panginoon dumating kay Mikas. May aklat ng Micah, mukhang Micah. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Laging sinasabi, dumating ang salita ng Panginoon kay. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay. Tapos pangalan ng propeta, dumating, dumating, dumating. Kasi hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Dumating sa tao. Kagaya nito, dumating ang salita ng Panginoon kay Zacharias. So may book of Zacharias. Ang payag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. So may book of Malakay. Galing sa Diyos, sinabi sa tao, dumating sa tao, isinulat ng tao, naging aklat ng Bible na nakapangalan doon sa propeta. Naintindihan niyo po? So ba kasi pag uwi niyo, nakalimutan niya, naku, sino nagsulat ng Biblia? Sino kaya? So Diyos. Kaya yung Bible, banal na aklat. Ginagalang. Binabasa. Ito si Obama, presidente ng Amerika. Wala na yun siya. Tapos na yung termino niya. Pero, bago siya magsimula sa pagiging presidente, nanunumpa sila, nakapatong yung kamay sa Biblia. Yung sumunod sa kanya, si Donald Trump, nakapatong din ang kamay sa Biblia. Basta, yung presidente po, pag bago magsimula sa office, nanunumpa. Ganon din sa atin. Yan. So, ngayon, ito yun ngayon. Si Joe Biden. Yan. Ganon din sa Pilipinas. Cory, Erap, mga presidente po natin, nakapatong ang kamay sa Biblia pag nanalo ka bilang isang presidente. Bakit? Salita ng Diyos. Nanunumpa sila sa salita ng Diyos. Naunawaan niyo po. So, hindi dapat itago ang Biblia. Kailangan meron kayong Biblia, basahin ang Biblia. Pero yung una na kailangan niyo i-check, paano ako maliligtas? Kasi kahit marami kang knowledge dito, memorize mo lahat, kung hindi ka naman ligtas, pupunta ka sa impyerno. Kaya, yung una muna po, paano tayo maliligtas? Pagligtas ka na, saka mo pag-aralan yung mga ibang kaalaman kung paano tayo mamumuhay ng maayos na buhay
dito sa mundo. So, bawal dagdagan, bawal bawasan. Sabi ng Biblia, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kawain ng buhay at sa mananunsod na nakasulat sa aklat na ito. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Meron pong salot, may sumpa. Kaya kung ano yung nakasulat, yun lang dapat yung paniwalaan. Minsan may mga tao na, sabi nila, hindi, naniniwala ako sa Biblia, pero walang impyerno, kasi mahal tayo ng Diyos. Naniniwala ako sa impyerno, nakalagay sa Bible, mas maraming verse ang impyerno kaysa sa langit. Kasi gumagamit sila ng ibang aklat, books, ibang books, liban dito, parang suporta nila sa Biblia, ibang books. Hindi dapat, eto lang dapat. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. So yung materials ng Bible noon, kagaya nito, lumang Biblia. Yan po yung halamang papyrus. Yan, papyrus, yung halaman na ginagawang papel. Kasi noon, wala pa naman tayong papel, kagaya ngayon. Ganyan, ginagawa nilang parang banig. Diyan is, parang ganyan po yung papel na papyrus. Kasi yung materials ng Biblia noon, papel na papyrus. Ipinapakita ko lang kung paano ginagawa yung papel na papyrus. Ito yan, yung halamang ganito. Parang aloe vera yung loob niyan, tinatanggal yung katas, tapos ginagawang maninipis na parang banig. Para maintindihan nyo, magkaroon tayo ng idea kung paano ginagawa yung papel mula sa halaman. Na dati, yung papel natin, gawa sa papyrus yung Biblia. Ito po sa Egypto. This is a very important for us now. Okay. But it was a little long. The education text, then, books, sometimes basket, but now we don't need this one. We need the insight to make it later. First of all, we have it magazine. People have a program to look at it business because inside the book have like the gelatin. Okay, so they make paper from this. Yes. But first of all, we need water and the gelatin now, as you see. And now it's strong, and then in the water for 6 days. After 6 days, the color change. More in water, maybe almost no dark. Because you can see the color and that color. After the 6 days, you go over the stick. And then we do business. Now, you start to put it this way. Okay, and so then, we make paper like this. And this one. A small part of paper. And after that, we have water for 6 days. But of course, the ancient Egyptians put the stones, if they can go over, if they are the best, and we have the So this is the final output after this process. Yeah, okay. Okay. Exactly. It's like it's the important for the genetic and the genetic is like the group. But don't put anything in the group. This is what we're going to do with the paper, so we're going to go and put it by the papers. But now after this, we have this from the ability of art to accept it and the end So everything is made this kind of papers, right? So makikita natin, parang ganun po, ginagawa yung papel na papyrus. Dati, wala pa tayong ganitong papel. Kasi yung Biblia noon ay gawa sa papel na papyrus. Hindi lang yan, yung papyrus. Meron din tinatawag na scroll. Yung balat ng hayop po, yung sheepskin. Yung ginagawang papel noon. Ang bigat niyan. Ngayon, ang ganda na ng Biblia. Madali, magaan natin madadala. Eh yan po, imagine nyo, para mabasa ang Biblia, pupuntahan mo pa siya sa isang lugar para lang mabasa. Napakaswerte natin. Kahit sa cellphone, smartphone, ma-access mo yung Biblia. Tao na lang talaga ang problema. Ayaw ng tao maglaan ng oras sa Biblia. Yung mga lumang kopya ng Biblia, nakuha sa Dead Sea. Kasi sabi ng iba, nabago daw, hindi po. Yung mga archaeologists, ikinumpara nila yung Biblia sa gamit natin, parehas po yung translation. Parehas. Walang nabago. Sabi ng Biblia, John 1:1, na sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Yung salita daw ay Diyos. So kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, kailangan alam mo din yung Biblia. Hindi mo pwede sabihin, kilala ko ang Diyos, tapos wala ka namang alam sa Biblia. Mahirap yan. Kasi ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia. Ito napakahalaga.
Paano natin malalaman na totoo ang Biblia? Kung totoo ito, dapat may ebidensya, patunay at katibayan yung mga kwento na nangyari noon. Maraming kwento sa Bible. Kung totoo yan, dapat may patunay. Kung walang patunay, peke yan. And then dapat naganap, nagkatotoo at nangyari. Yun pong mga propesiya, mga hula, pangako, plano ng Diyos. Titignan natin yan sa loob ng tatlong araw, yung mga evidence kung talagang totoo ito. I-check natin sa pamamagitan ng Biblia. So, itingnan natin yung unang verse sa Bible. Kasi may mga nagsasabi na hindi daw totoo na Diyos lumikha ng langit. Yung tao daw, hindi daw totoo nilikha ng Diyos. Galing daw kayo sa unggoy. Naniniwala kayo doon? Yung lolo niyo daw, unggoy. Yung lola niyo, unggoy. Meron pa sa inyo ngayon naniniwala dyan? Ang sabi ng Biblia, ito po, Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi naman, diba, yung Big Bang Theory, aksidente daw, lahat bigla nabuo. Kunyari, yung bote, bigla nabuo. Dumikit yung plastic, dumikit yung takip, naging bote. Zero probability yan. So, tingnan natin yung, dito pa lang sa verse na ito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ibig sabihin, hindi na totoo yung nag-evolve yung unggoy na naging tao. May lumikha sa atin. May lumikha sa tao. Papaano tayo nilikha? Six-day creation po. Unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, anim. Pang-anim, land and animals and man. Pang-anim po tayong nilikha ng Diyos. Ngayon, tingnan natin yung pagkalikha. Genesis 1:12. Tingnan niyo po. Ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri. So, yung halaman, may iba-ibang uri yan. Tapos sabi, at ang puno na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri. So, may mga uri, pati yung puno. Hindi aksidente na bigla na lang yan nabuo. Hindi pwede po. May kanya-kanyang uri, paulit-ulit. Sabi, kaya't nilalaman ng Diyos ang mga damuhala sa dagat. At ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri. At ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Paulit-ulit na sinasabi, ayon sa kanyang uri. Iba-ibang uri. Ng halaman, ng puno, ng isda, iba-iba po yung uri. Pero may nagsasabi, galing doon sa unggoy. Tingnan niyo ito. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanya. Ano daw? Ayon sa kanya-kanya? Uri. Ng mga hayop at nilalang na gumagapang at ng may ilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanya? Uri. Ipagpalagay natin galing talaga tayo sa unggoy. Magpauto na tayo kunyari. Okay, galing tayo sa unggoy. Ang tanong, anong uri ng unggoy ka? Ang unggoy, iba-iba. May orangutang, yung lagi nakayuko, nakaganon. Gibbon, babon, chimpanzee, gorilla. Anong uri ka ng unggoy? Isipin mo. Wala po. Walang, ano yan, walang ganyan. Wala. Yung unggoy, unggoy lang yan. May iba-iba silang uri, pero wala nakalagay na tao. Ang tao po hindi. Hindi dyan. Hindi ganyan. Yan lang uri ng unggoy. Iba po ang tao. Mas matalino ang tao kaysa unggoy. Mamaya, maunawaan nyo kung bakit. Ang tao ay hindi galing sa unggoy. Pero may mga nagtuturo sa school, tinuturo yan. Ayon sa kanyang uri, ibig sabihin, kung tao, tao din. Kung animals, isda, ibon, halaman, yun din yan. Pag nananak, yun din yan. Lahat yan, ayon sa kanyang uri. Kung uri ng leon, yun din. Lahat tayo galing sa Diyos. Hindi pwedeng tao naging leon. Tao naging unggoy. Hindi po. Ayon sa kanyang uri. May mga uri-uri po yan. So, tayo po ay tao, tao din. Galing tayo sa Diyos. Kaya nga, hindi pwedeng sabihin ng tao na walang Diyos. Hindi. Ganun nyo sa Bible, Roma 1:20. Sabi, mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagamat hindi nakikita. Di ba? Ang Diyos ay hindi nakikita. Pero sabi, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Ibig sabihin yan, ang Diyos daw po ay hindi nakikita. Pero, naunawaan at nakita, ibig sabihin, maunawaan mo may Diyos, paano? Sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Sa creation. Ano yung creation yan? Halaman. Ano, tunay po ba ito?
O plastic lang. So paglabas nyo dyan, may mga puno. Hindi nyo pwedeng sabihin walang Diyos. Isipin, sinong gumawa niyan? Yung alaga niyong aso. Aksidente lang ba yung nabuo? Hindi po. Yung aso, pag tumingala ka sa langit, may mga bituin, may buwan. Nagpapakita yan na mayroong Diyos. Wala silang maidadahilan. Yung creation, nagsasabi yan na may Diyos. Kahit wala ito, Bible, meron tayong pagmalalaman, oh, pag nakita mo yung mga nilikha ng Diyos, imposible magkaroon yan. Nagsasalita yan na mayroong Diyos. Kagaya nito. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Sabi, Diyos na gumawa ng sanlibutan. Hindi aksidente nagkaroon yan. Na isang pagsabog na buo yung mundo, hindi. May gumawa. Bakit? Nasa ayos yan. So may kaayusan po yung mundo. Nilikha po yan ng Diyos. Ang mundo ay lumulutang sa kawalan. Dati, hindi natin to alam. Pero nung may nakalabas na po sa mundo, mula papunta sa buwan, nalaman natin, totoo pala ang Bible, na isulat ito, 3,000 taon na ang nakakalipas. Isipin nyo, 3,000 years ago, wala pa naman nakakalabas sa earth. Akala ng tao noon, flat ang earth. Pero sabi ng Biblia, nakabitin lang. Akala natin, yung mga taong sinauna, akala nila flat ang mundo o nakatali. Pero sabi ng Biblia, ibinitin ang daigdig sa kawalan. Nalaman lang natin ngayon. Totoo nga, nakalutang lang yung earth. Walang sumusuporta sa kanya. Ibig sabihin, totoo ang Biblia. Wala pa naman ang teleskopyo, wala pa ng eroplano, rocket na makalabas sa mundo. Paano nasabi ng tao? Kung tao lang. Salita po ng Diyos ang Biblia. Ito yung akala ng mga tao noon. Flat ang mundo. Kaya nga takot silang pumunta sa malayo. Baka malaglag sila sa dulo. Yun ang akala. Akala naman ng mga Egyptian people, nakatali yung mga bituin. O 1,000 lang yung bituin. Kasi yun lang yung kaya nilang bilangin. Parang sinauna po, ganyan ang akala nila. Wala pa sigurong subject na science noon. Kailan na-invento yung mga teacher sa inyo? Kailan nagkaroon ng subject na science? Pero sinabi na ng Biblia, tinan ninyo. Wala pa tayong telescope. Sinabi na ng Biblia. Sabi, kung paano ang lahat ng natatanaw sa langit ay hindi mabibilang. At ang mga buhangin sa dagat, hindi masusukat. Ano yung natatanaw sa langit na hindi mabibilang? Bituin. Pero ang akala ng tao noon, kayang bilangin yan. Kasi yun lang yung nakikita. Pero na-discover yung telescope, sabi nila, totoo talaga ang Bible. Hindi talaga kayang bilangin yung mga bituin. Lalo yung nakaraang buwan, lumabas yung picture mula sa NASA, ang daming bituin nakalagay sa Bible. Sabi ng Bible, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Imagine niyo, lahat ng bituin, alam ng Diyos kung ano ang pangalan. Sa Bible, may pinangalanan ng Diyos na bituin. Siguro, yung iba sa inyo, alam ito, sabi ng Biblia, sa Job chapter 38, verse 31, ganun nyo, can you bind the cluster of the Pleiades? Yung Pleiades, yan yung malalaking bituin na isang grupo na malalaki. Ang sabi ng Bible, can you bind the cluster of the Pleiades? Yung cluster, alam natin yung cluster ay kumpol, grapes. Yung grapes, isang kumpol, di ba? Masabi natin, cluster ng grapes yan. Pero yung grapes po, sabi ng Biblia, cluster yung Pleiades. Pero, sa tingin nyo, ilang piraso itong malaki? Sa mata natin, isa lang. Pero sabi ng Biblia, hindi daw yan isa. Kumpol yan. Bituinin, kumpol, hindi isa. Parang grapes, di ba? Pag nilapit ko sa inyo yung grapes, sasabihin nyo, ay, isang kumpol na grapes. Pero pag nilayo ko, ano nang iisipin nyo? Ay, isang pirasong abukado. Pwede nyo na pumasok sa isip nyo. Isang pirasong abukado. Pero pag nilapit ko, sasabihin nyo, ay, grapes pala. Kumpol pala, ang dami niya pala. Grapes pala, parang ganun po yan. Sa paningin natin, isa lang. Pero pag nung na-discover ang telescope, tinignan nila yung picture, yung Pleiades sa malapitan, grupo ng 1,000 bituin. Pero sa Bible, nakasulat na. Wala pang telescope. Nakalagay na. Ibig sabihin, totoo talaga itong Biblia. Yung mga hiwaga dyan sa itaas, sinabi po ng Biblia. Hindi lang yan. Sa baba, or loose the belt of Orion. Yan yung bituin. Yan. Walang telescope, di ba? Pag may telescope, marami. Pag walang telescope, malalaking bituin sa mata natin. Yan. Yan. Meron pang isa. Belt of Orion. Belt daw, belt. Yung belt daw ay loose. Maluwag, di ba? Pag loose ang sinturon mo, maluwag yan. Loose.
Yun daw yun, loose. Pero, noong discover yung telescope, tinignan ng mga scientist, totoo talaga, loose. Sa ating mata, magkakalapit siya sa ating mata. Yung belt na yan, ito po yan, di ba? Ito yung Orion na yan, tao yan. Yung belt, yan tatlong yan. Sa ating mata, yung tatlo, magkakalapit. Pero na-discover yung telescope, ito sa ating mata. Pero pag ginamitan mo ng telescope, ito, yan. Ito, ito. Yan. Magkakalayo siya sa isa't isa. Loose. Nalaman lang natin, nagkaroon po ng telescope. Kaya sabi nila, totoo talaga ang Biblia. Naintindihan niyo po? Kailangan, paniwalaan natin totoo ito. May mga ebidensya na nagpapatunay na totoo. Yan yung science nagsabi, totoo po ang Biblia. Kaya nga, sabi sa Job, tinan ninyo. Ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop, tuturuan kanila. Ang mga ibon sa impapawid, kanilang sasabihin sa iyo. O ang mga halaman sa lupa, tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat, magpapahayag sa iyo. Buti pa yung hayop, alam nilang may Diyos. Ngayon, kung yung tao daw hindi naniniwala sa Diyos, tanungin mo ang hayop, tuturuan kanila. Tanungin nyo pag-uwi nyo. Anong alaga nyo sa bahay? Aso. Aw-aw, sinong lumikha sa iyo? Kagating ka niya. Pag sabing tanungin, pag-aralan nyo. Ano ang ugali ng aso? Kakaiba. Malayo ka pa, naaamoy ka niya. Tapos, ginagamit yan ng mga pulis para malaman kung may drugs, may ganun siyang kakayahan. Kung aksidente lang na nagkaroon ng aso, paano siya nagkaroon ng ganung talino o kaisipan na mag-amoy ng mga drugs? Kung aksidente lang nabuo, may iba-ibang kakayahan ang animals. Siguro alam niyo yung woodpecker. Alam niyo yung woodpecker? Tinutuktok niya yung binubutas niya yung kahoy gamit yung kanyang tuka. Yun ay nilikha ng Diyos. Tingnan niyo slow motion ng woodpecker. Sa isang segundo, pat 20 times. Sa isang segundo, ilan kaya niyong gumanyan? Siya po, 20 ng isang araw, 10,000 to 12,000 kaya niyong gumanyan maghapon. At binabangga niya yung kanyang ulo sa matigas na bagay. Tayo po, ibang ibagsak mong ulo mo sa pader, gaganong-ganong ka na. Hospital ka na. Imagine niyo siya. Yung ulo niya, may shock absorber. Yung kanyang dila, pag hinigup niya, babalutin yung kanyang utak, yung ulo niya. Tapos, ang tigas ng kanyang bungo, na kahit ipalo mo ng ipalo, hindi po nasisira ang kanyang ulo. Tayo daw, pag mabilis, ang takbo, yung utak natin, parang plastic lang yung balot, pwedeng pumunta dito. Pero siya, hindi. Kaya nga yung tao, pinipeke na yung gawa ng Diyos. Tinan nyo. Yung tao po, pinepeke yung gawa ng Diyos. Yung helmet natin sa bike, yung mga helmet natin sa motor, sa bike, nag-invento na po sila ng helmet mula sa woodpecker. Yung kakayahan ng woodpecker na ulo, yung ulo ng ibon, kinuha nila yung ginamit nila sa helmet. Sa helmet. Kaya nga na-invento yung helmet dahil po dyan sa ano, sa woodpecker na yan. Ginagaya lang nila yung gawa ng Diyos. Pero humahanga tayo minsan sa gawa ng tao. Oo, ang tibay naman ang helmet mo. Pero yung Diyos, may buhay po. Kayang-kaya niya. So, ibangga yung kanyang ulo. So kung aksidente lang na nabuo yan, paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Na kahit ibangga niya yung kanyang ulo, hindi nasisiraan ng ulo. So, hindi po yung aksidenteng nabuo, may lumikha. At yung lumikha ay ang Diyos. Yung may salita, ito pong Biblia. Kaya sabi dito, tinan ninyo, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit siya ay Diyos. Na naganyo ng lupa at gumawa niyon na kanyang itinatag, hindi niya yung nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan, ako ang Panginoon at wala ng iba. Diyos po ang lumikha ng sanlibutan. Para po, tirhan. Sino yung titira? Tayong tao. Kaya nga, kung titinan nyo ito, yung pagkakalikha, yung plants, nilikha ng Diyos para sa animals. Yung animals, kumakain niya ng plants. Yung plants and animals, nilikha ng Diyos para sa tao.
Kaya yung tao kumakain ng animals, and then ng mga gulay, and kumakain. Pero yung tao nilikha ng Diyos para kanino? Siyempre po, para sa Diyos. Yan yung pagkakasunod-sunod ng paglikha. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayong tao po ang pinaka-espesyal sa lahat. Sabi sa Awit 139, verse 13 and 14, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. So, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, Diyos ang gumagawa sa iyo. Hindi yung nanay at tatay mo. Diyos. Kung nanay at tatay ang gumawa, alam niya kung anong lalabas, lalaki ba o babae. Pero hindi. Nagpapa-ultrasound pa rin. Bakit? Hindi naman niya alam kung lalaki ba yun o babae. Kasi Diyos po ang gumawa. Sabi niyan, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kahanga-hanga daw yung paggawa. Opo, yung kamay ng unggoy, ganyan. Gusto nyo ganyang kamay nyo? Parang unggoy? So tayo po, naigagalaw natin ng maayos yung ating kamay. Maayos po yung pagkakalikha sa atin ng ating Panginoong Diyos. Bakit kaya tao ang pinaka-espesyal sa lahat? Dahil dito. Sabi dyan, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hiningahan daw po ng butas ng ilong ng hininga ng buhay. Hiningahan. Kaya tayo po yung espesyal na nilalang ng Diyos. Bakit? Ito po. Sabi dito, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kaya tayo naging espesyal sa lahat, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin ng larawan, ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay espiritu. Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay sa atin yung espiritu. Yan yung larawan ng Diyos sa atin. Spiritual image. Naninirahan yan sa ating katawan. Kaya nga, yung ating katawan, binubuo ng tatlong bahagi. Meron po tayong body. Kaya ano ang gusto ng katawan? Appetite, instinct, sexual desire. Dahil yan sa ating body. Kaya meron tayong sexual desire. Meron din po tayong soul. Yung katangian ng soul, knowledge, emotion, and will. Meron tayo yan. And then, yung pangatlo, meron po tayong espiritu. Yung katangian ng espiritu, meron tayong relihiyosong puso. Meron tayong konsensya. Gusto natin mahaba sa ating espiritu. Yung hayop ay walang espiritu. Tayo lang tao ang meron. Meron yung hayop na body and soul. Kaya yung animals, nagugutom, may sexual desire din siya. Yung aso, may soul. Kaya meron siyang emotion. Minsan makita yung aso nyo malungkot, minsan masaya, dahil yan sa kanyang soul. Pero wala kayong nakikita ang hayop na nagsosorry. Kinagat niya yung kanyang kapwa, anong sorry, walang ganun sorry, kasi wala siyang konsensya. Kaya ngayon yung mga tao na parang grabe na yung kasamaan nila, sabi nila, para kang hayop mamuhay, minumura nila, para kang animals, kasi parang walang konsensya. Kasi yung animals, walang konsensya. Yung tao nagdadasal, yung hayop, hindi siya nagdadasal, kasi wala po siyang espiritu. Tayo lang tao, merong espiritu. Kaya yung espiritong yan, yan yung larawan ng Diyos. Kaya tayo po ang espesyal sa lahat ng nilalang ng Diyos. Naninirahan yung espiritu sa ating katawan. Naunawaan niyo po? Inaantok na po kayo? Hindi pa naman. Okay. Sabi dito sa Ecclesiastes ninyo, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahon na niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Di ba gusto natin walang hanggan? Walang, marinig natin yung salitang walang hanggan. Di ba yung mga dalaga, pag niligawan kayo ng lalaki, sinabi, mamahalin kita ng 100 taon, masaya na kayo? 200. Mabubuhay ba kayo ng 200? Pero pag sinabi na, mamahalin kita forever, tayo talaga forever, papikit-pikit pa, sasabihin ng babae, sige, sinasagot na kita, tayo na. Text lang yun. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. May paghahangad tayo sa walang hanggan. Dahil yan sa ating espiritu. Naintindihan niyo po? Tayo ang espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya, eto ngayon, sabi ng Biblia, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, yung katawan natin sa alabok.
At ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Saan po pupunta yung ating Espiritu? Bumalik sa Diyos. Ibig sabihin yan, ganito po. Yung ating katawan ay mula sa alabok. Pag namatay ka, mabubulok yung ating katawan. Ngayon po, hindi na nga matagal yung proseso, alabok agad kasi cremation na. Pag namatay ka po ngayon, alabok ka na agad. Nandun ka na sa isang jar. Yan na po. Yan ang nangyayari sa ating katawan. Bumabalik tayo sa alabok. Nabubulok, magiging alabok. Pero yung ating espiritu, saan po galing? Sa Diyos. Pag namatay, babalik sa Diyos. Para saan? Para sa paghuhukom. Sisingilin ka na ng Diyos kung paano ka nabuhay sa mundong ito. Ligtas ka ba o hindi? Sabi ng Biblia, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alam niyo po, may isang lalaki pumunta sa simbahan sa amin sa church. Pastor, hindi ko na kaya ang problema ko. Yung asawa ko po, ng lalaki, yung asawa ko ng lalaki, magpapakamatay na ako. Sabi ko, teka lang po, relax lang po kayo. Kung magpapakamatay po kayo, hindi pa po yan problema. Akala nyo matatapos problema nyo sa pagpapakamatay nyo? Ito po nakalagay sa Biblia. Yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos nito, ano yun ito? Pag namatay, ay ang paghuhukom. Pag namatay ka, hindi pa yan. Akala ng tao, marami nagpapakamatay kasi sa isip nila, tapos na. Oo, tapos na yung buhay sa lupa. Pero haharap ka po sa Diyos. Sisingilin ka na ng Diyos. Pinadali mo lang yung pagharap mo sa Diyos. Kung hindi ka ligtas, impyerno ka. Kaya hindi dapat po pagpapakamatay yung solusyon. Una, kailangan alamin natin paano tayo maliligtas. Pag namatay, may paghuhukom. Hindi po kamatayan ang katapusan. Sabi ni Biblia, at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon ay makikita ko ang Diyos sa aking laman. Pag namatay ka na, makikita mo na ang Diyos. Haharap ka na sa Diyos. Kasi yung espiritu mo, yun yung larawan ng Diyos. So, makikita mo ang Diyos pag patay ka na. Parang ganito yan. May tinatawag na unang kamatayan, first death. Ano yung first death? Paghiwalay ng katawan at ng espiritu. Kunyari, yung katawan yun, na-aksidente ng sakyan, hihiwalay na po ang iyong espiritu sa iyong katawan. Hihiwalay. Yan yung first death o unang kamatayan. May binabanggit ng Biblia na ikalawang kamatayan. Akala ng tao, yan tapos na, unang kamatayan, tapos na. Hindi. May tinatawag na ikalawang kamatayan. Ano yung second death? Ang ibig sabihin ng second death, lubos na pagkahiwalay sa Diyos. Ano yung lubos na pagkahiwalay sa Diyos? Yung espiritu mo, kunyari, na-aksidente yung katawan, nasira, namatay. Kukunin, yung espiritu mong yan, haharap yan sa Diyos. Pag hindi ligtas, yung espiritu mong yan, pupunta po yan sa impyerno. Yung impyerno, ang tawag dyan, second death. Ikalawang kamatayan, impyerno. Tingnan nyo po nakalagay sa Biblia. Revelation 20:14, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. So kung hindi ka ligtas, namatay ka. Pupunta ka sa second death. Dalawang beses ka namatay. Physical, tsaka yung second death, yung espiritu mo, punta sa walang hanggang impyerno. Naintindihan niyo po? Kaya hindi lang yung buhay natin, focus lang dito. Meron po tayong espiritu. Ito, Bible Seminar, magandang chance na mag-aral ng Biblia. Alam ko po, may problema tayo ngayon ito. Kaya nga, bawal, naka-face mask tayo. Bawal sobrang daming tao. Pero ano sabi ng Biblia? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Opo, may problema tayo, COVID. Sabi nila ang solusyon sa COVID. Anong solusyon sa COVID? Vaccine. Ang tawag dyan, physical problem. Problema natin yan dito sa lupa. Physical problem. Vaccine daw. Tapos, ang dami naghihirap na yung problema din sa pagkain. Yan po ay physical problem. Walang isasaking, kinakapos ng pera, may coronavirus, physical problem. Pero, hindi lang yan lahat. Hindi matatapos yung physical problem. Kasi nga, yung buhay natin hirap at kaguluhan lamang. Meron pa tayong mas malalang problema kaysa dyan. Spiritual problem. Ano yun? Yung ating kasalanan. Pagharap natin sa Diyos, pag hindi ka naligtas, pupunta ka sa impyerno. May solusyon kung paano tayo maliligtas. May solusyon kung paano magagamot yung spiritual problem natin. Tapusin niyo yung Bible seminar natin. Pag-aaral natin kung paano masosolve yung spiritual problem. And then, I'm sure, pag nasolve
hindi mo naaalalahanin yung physical problem. Ang iniisip lang ng tao, physical problem, binabaliwala yun. Unahin natin isolve yung spiritual problem, God tutulungan tayo sa physical problem. Naunawaan niyo po? So sana maglaan po kayo ng oras, may paraan, may gospel, may mabuting balita kung paano masosolve yung problema natin. Halimbawa, tanungin ko muna kayo, gusto niyo sa langit o ayaw? Gusto. Kung bibigyan ko kayo ng 1,000,000 piso, 100 million pesos na reward, pero may kondisyon, aakyatin niyo yan. Gagawin niyo o hindi? Pag naakyat niyo, may 100 million pesos ka, pero hindi lang yan. Sabi ko, sundan mo ito, magkakaroon ka ng 100 million. Nandito yung 100 million sa taas. Ang tanong ko sa'yo, aakyat ka ba o hindi? Sabi ng iba, hindi, mapapagod ako. Ang taas-taas. Pero po, alam ninyo, sabi ng iba, hindi daw aakyat. Pero karamihan talaga, aakyat. Bakit? Eh, hindi mo kikitain yan. Basta-basta. Di po ba? Kahit ako, tapusin na, akyatin ko agad niya, may 100 million na ako. Gagawa ako ng paraan. Paano kung masakit ulo mo, aakyat ka o hindi? Okay lang, akyat. May alam hindi. Kaya aakyat, kahit basanin ko yan, pupunta ako. Dito, aakyat kayo, di ba? Aakyat tayo dyan. Gagawin natin paraan. Pero sabi ng iba, hindi daw aakyat. Pero, nakita ko po, gagawa ng paraan o hindi? Yun. Sabi ng iba, hindi. Parang ano siya, okay siya. Hindi daw gagawa ng paraan. Pero nakita ko, 4,000 na ayuda, nakapila. Sa 100 million, hindi kasi mataas. Eh, 4,000 pesos na ayuda. Ang init, siksikan. May anak yan. Mana nila, makapila lang dyan. Bakit kumakalaman sikmura? Ang hirap po, nakaraang taon, pandemic, unang bagsak, ginagawa natin lahat, pumipila, kahit masikip po, makatanggap lang ayuda. Meron po nagkasakit na matay, di ba yung kay Angel Oxin, dahil sa food pantry, nagisiksikan, naihina po yung matanda, namatay. Dahil saan? Isang food pack, o kaya 4,000 na ayuda. Ganyan ang tao pagdating sa physical na bagay, gagawin lahat. Wala pong tulugan, sa Quezon City, walang tulugan, tuloy-tuloy ang ayuda. Alam niyo po, madaling araw? Hindi ito jogging, hindi jogging. Tinan niyo, madaling araw. Saan sila papunta? Papunta po yan sa food pantry. Nagmamadali, nagtatakbuhan. Papunta po yan sa pila ng ayuda. Isipin po natin ito. Sa totoo lang, kapag tayo po kinakapos na, gagawin na natin lahat. Mangutang ka, magantay ka sa barangay, okay na lang. Pero sabi ko nga po sa inyo, ginagawa natin lahat para sa spiritual na bagay. Kung ginagawa natin lahat dyan, walang tulog, 4,000 na ayuda, anong mas mahalaga? Kaligtasan. Totoo po, kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, libre, wala po kayong babayaran. Pupunta lang kayo dito, uupo. Pag natapos niyo, nakinig kayong maigi, sa tulong ng Diyos, mauunawaan niyo yung kaligtasan. So, kung gagawin niyo lahat para sa 100 million, pakiusap, gawin niyo lahat para matapos ang ating Bible seminar. Naunawaan niyo po? Huwag lang dito sa pila. Para sa ating physical na katawan o pagkain. Sabi ng Biblia, ulitin ko, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kung dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sana, may 4 na araw na lang tayo natitira. Maglaan po kayo ng ito, kalimutan niyo muna yung trabaho niyo. Oo, kikita kayo ng pera. Mari kasi may mag-alok sa inyo ng trabaho. Isang tabi niyo muna. I'm sure, pag naligtas kayo, hindi niyo ito magsisisihan. So, hindi po ito nakukuha kung saan-saan. Minsan lang dumating yung pagkakataon, samantalahin niyo na po. Kaya hanggang dito muna yung ibabahagi ko sa inyo, sabi ng Biblia, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Gusto ng Diyos,
maligtas po ang lahat ng tao. Kaya, langit o impyerno? Langit. So, walang hanggang patutunguhan, langit. Kung langit, sana tapusin niyo po yung ating Bible seminar. Tayo pong lahat, tayo po at tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ibinigay mo sa amin na natapos po namin, Panginoon, ang unang session at naunawaan namin ang Biblia. Panginoon, ay totoo at ikaw po ay buhay. Tulungan mo po kami sa natitira pang apat na araw. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo po ang mga nakikinig sa oras na ito na mamuksan ang kanilang puso at isip na maunawaan, Panginoon, ang iyong salita. Alam namin na malapit na po ang iyong muling pagdating at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari sa paligid namin. Kaya, Panginoon, mahabag ka po sa amin, Lord, na mapagkalooban mo po ng time na maka-attend ng bawat isa at anuman po ang mga hadlang na mapagtagumpay nila na nagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat.